Ito, nag-record ka na. Sige, dyan na. Ano, Ryan, di ba nung nakaraan nagpaalam na tayo dahil makakala natin katapusan na? Hmm. Ba't nandito na naman tayo? Lagay mo ng magandang topic. Oo. Oh. Oo, kala namin kasi last na yung nakaraan eh. Ako, ipahabol pa. Galing pa sa saan galing? Sa ospital? Ano ka ay, yan? Ay, may pahabol sige, pa. Sige, no? Sige. Orali, Det, nagaling ka rin sa, hindi ka naman lumapit dun sa ano, ha? Wala kang ano, variant. Ah, wala. Sige. O, dahil malayo naman yun. No? Sige, pag-usapan natin ngayon, gospel variant. Paano lalaganap? Ang gospel variant, paano lalaganap yung gospel. Sige. Sa kabila ng vaccine, okay. Madami. Good news, ha? Gospel. Oh. Ano ba talaga? Ang hirap paniwalaan kasi yung sinasabi ko eh. Alam mo bakit, Rally? Sabi ko, alam mo yung doctrine of transubstantiation ng nakaraan? Nang resulta tayo namatay literal, living literal, nabuhay mabalit literal, makit sa langit literal, baba rito literal. Kasi lahat ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin, di ba? At so, connectado sa transubstantiation element of truth ng Catholic. Lumalabas, talagang tagalangit tayo. Hindi lang sa sinabi ni Paul na Colossians 3, Ephesians 2:6. Talit-salita, ang alam mo sino mayroon maniwala? Ako. Bakit? Eh kasi tagal ko nang sinasabi ito eh. Di ba? Almost 30 years na. Kasi hindi ko na kinasinasama yung karanasan ko naman. Yun na lang karanasan ko dito sa gospel ng tawag natin, second physical gospel. Kaya ako sinasabi ako mismo. Kasi pag halimbawa mayroong threat, mayroong mga danger, panganib ng dulo, pwede mong i-conclude na baka kamatayan to. Uso pa naman ng COVID, uso ang mga disgrasya, matanda ka, mga. Hindi ko nadarama talaga yung good news eh. No, paano yun? Di ba dapat pagka good news eh, nasa langit ka na, tigarong ka, di ba? Dapat pagka mayroong petition like mga diseases o kaya mga kalamidad, mga emergencies tulad na limbawa na sumabog yung bituka mo, ulo mo, pero buhay ka pa, dapat walang kung po, mamamatay ka na, dapat magdiwang ka pa eh. Diba? Si uwi na eh. Ewan ko lang ha, pero nakikita ko na hindi naman natin sinasadya itong usapan. wala lang tayong magawa, di ba? Kita mo naman, ganito, kinukwento mo, daming mga nasa ospital, ganito lang. Liban sa COVID, daming mga emergencies. Cancer, mga. Sabihin, nandun yung dinadmali sa ating isip. Kahit buong daigdig, global naman ito yung usapan natin, ang fear of death, nandun, di ba? Pero, itong good news nga, di ba ang good news eh, tagalangit ka? Di ba kapag, halimbawa, nagpunta ka sa isang lugar, lalo na, halimbawa, na hindi maganda, halimbawa, tulad yan, mga ospital, bilangguan, mga lugar na pangit, di ba? Hindi ka ayaya, hindi tulad ng mga nandun ka sa 5-star hotel, okay, nandun ka sa isang tourist spot na napakaganda, dinadayo ng mga gaganda ng mga tao, ang sarap ng pagkain, ang music, napakaganda, ang sakit, ang ganyan. Sabihin, pagkaganan, di ba, gusto mong pumunta ron, lalo na talimbawa, ikaw ay anak ng prinsipe, okay, anak ng hari. Alam mo yun, yung bilyonaryo ka, hindi yung mga anak ng mga bilyonero na mamatay, ha? Sigapon, may nabalita nung gano'n. Hindi tayo magsasalita naman. Mabanggit ng pangalan. Para ibig sabihin, kapag alam mong uwian mo, napakaganda. Ikaw pala eh, bilyonero, kaya hari o ate. Kilala ko. At doon sa pupuntahan mong karen, hindi ka na magkakasakit, wala nang luha, lungkot, wala nang problema, tulad ngayon dito sa daigdig, di ba? Wala nang gera, wala nang chismis sa Myanmar, wala nang problema sa Iran, Israel, wala nang problema sa mga problema ng mga siya sa Amerika, binubugbog yung dalit-salita, pag na-imagine mo yun, yung mga halimbawa, walang threat ng China, ng usan, gustong bili ng China ngayon, ang buong daigdig eh. At Pilipino ka, napakaliit na bansa, anytime, pwede ka palang sakupin nito. Nag-aantay lang sila na natapos ang problema nila sa Hong Kong, sa Taiwan, susunod na itong West Pacific, tapos Pilipino, ay mga gano'n. Siyempre, kung medyo nag-iisip ka, hindi lang yung kumukuha ka lang ng ugot sa kapitbahay o kaya sa radio, TV, kundi may pagka-global ka, universal ka.
Siyempre, puro problemang matatanim sa isip. Puro negativity. Lalo na, mamaya-mamaya, buksan mo yung radyo. Parami ng parami yung mga infected sa COVID. Yung mga may vaccine nga, hindi naman gano'ng ganito. So, pero kapag halimbawa, alam mo, Rolly, na ikaw pala, hindi lang pwedeng mag-isip ng gano'n, na puro negative, sakit, problema. Ikaw pala eh, napakayaman. Mm-hmm. Diba? Doon sa bahay nyo. Uh-huh. Doon sa lugar nyo. Sa kaharian nyo. Hindi rito sa bahay nyo, daigding mo rito na puro problema. Daigding! Eh, totoo pa lang may langit. Alam mo, may langit. At ang alam mo sa langit, hindi lang yung alam ng mga religyoso na pagdating doon. Eh, nagkakaroon ka ng pakpak, bali-bali pa. Kakanta-kanta. Tapos nakatayo ka sa isang tumpok na ulap eh. Ay, yung sabihin, kamukha mo si Barok. Eh, hindi yung ganun. Mm-hmm. No? Kundi yung talagang langit na kahit at least paraiso man lang. Mm-hmm. Di ba? Wag na yung third heaven, di ba? Wag na yung langit ng mga langit. Yun na lang langit ni Jesus. Mm-hmm. May city of God, may sabi niya, daming mansion doon, pinaganda ako. Eh. Tapos wala lang problema, di ba? Masarap, masarap. Masarap doon sa lugar na sa yun. Lugar na yun, di ba? Na, wala na, talagang papangarapin mo. Kumbaga, walang moment na hindi mo talaga pagnanasaan. Kasi perfect, perfect, perfect. Lahat ng hindi mo natamasa ang kaligayahan sa daigdig, nandun. Nandun. Lahat ng pinapangarap mo lang, napapanood mo lang sa Hollywood ng mga parang Disney ang dating. Andun, okay? Gagandang mga tao, walang kaintong ka. Alam mo na, ecstasy, lahat na. Napakasarap, okay? Okay? Di ba kung tigarong ka, Rolly, at doon ka sa isang lugar na sa isang banda, napakagulo. Ang dami sakit, dami. Di ba nga rin mong umuwi? Oo, siyempre, ha? Di ba? Kasi wala ng problema talaga. Oo, di ba? Eh, dito, puro problema. Eh. Pero bakit, Ako, bakit kapag may threat, may danger, siyempre, lang ko sinasabi, at walang takot, walang fear, walang ganyan, walang ganyan, tagalangit tayo, ganyan, ganyan. Bakit nakakaramdam ako minsan ng mga, feeling alam mo na, negative feelings na, sumatotal mo, parang ayaw ko. Parang, gusto sabi ng bibig ko, o gusto ko. Pero yung buong diwa ko, alam na ng mga nakikinig yun, yung puso. Oo. Parang dito pa rin ako. Parang mas parang preferable pa rin dito. Mas maliwanag eh. Oo, yung bahay, yung lugar, yung ganito, yung mga memories dito, ganyan. Kahit nasaksakan pa ng pangit, bakit kumisan? Ang hirap layasan. Ang hirap. Gusto yun. Oo, bakit lagay mo? Hindi nararamdaman yun? Oo, sino hindi na. Honest lang ako, ha? Oo. Now, hindi ibig sabihin, dinideny ko yung aking tinuturo, okay, yung aking pag-asa na sa langit. Alam mo na, yung lahat ng magaganda. Pero ang sinasabi ko, existential ito eh, itong feeling na to. Yung moment na ganun sinasabi talaga. Sinasabi ko lang, ayaw ko lang maging plastic. Pero hindi naman lang ganun. Hindi naman lang ganun. Sinasabi ko lang na kung talagang ano tayo, consistent. Wala kasi ako nakikita ng consistent eh. I mean, pwede kong paniwalaan sa buong daigdig, kundi itong pinapaniwalaan natin. Pero kung totoo naman, ha? At kaya lang tayo nandito para magpatotoo sa mga tao na napakaganda ron. Di kaya napakagandang display window, display window ng Panginoon, yung kapag ka tayo may mga napakabigat na mga suliranin, problema, sakit, tragedies, mga persecution, kaya mga near-death experience. Di kaya yun ang pinakamagandang testimony, yes, so, para ipahayag natin, hindi lang sa sarili, sa asawa, mga anak, kapitbahay, sa buong daigdig. Totoo ngayon, na no? Totoo itong pinapaniwala natin kasi uwi na nga tayo. At kung uwi na tayo at yung uwian mo, napakaganda, di ba? Sabik na sabik ka. Kumbaga, hindi mo ipag-pepray eh. Lord, bigyan mo ako ng mahabang buhay. Pagalingin mo ako. Hawakan mo yung kamay ng doktor, Panginoon. Hindi. Lord, wag. Wag sana ako ipag-pray. Baka mamaya, sundin mo. Mahaba pa yun. Gusto ko nang umuwi. Naintindihan mo ako? Oo. Ba't walang ganong prayer? Gusto pa rito. Ako, hindi ko na ipag-pepray. Narinig ko lagi prayer sa mga radyo, TV. Lord, yung pong mga ganito, yung sakit ni ganito, yung mga Christian yan, ha? Tuloy, ang hirap paniwalaan na mayroong pag-asa doon. Ay, langit na nagaantay, pagkaganda-ganda, kasi hindi nakikita. Hindi natin nadarama, di ba?
Ah, guess mo ako, oh. Hindi kasi ako good speaker eh, kaya hindi gano'ng may paliwanag ito eh. Pero maganda yung comparison. Mukhang may point ko. Oh. Di ba, napagandang testimony. Oh. Hindi lang yung may kinakain kami, thank God. Hmm. Magandang pamilya. Kami, oh. Gumaling yung aking pinagpipray. Oh. Bakit ganun, di ba? Kala ko ba yung ating buong layunin dito, i-present yung gospel na pag pinaniwalaan, nandun na siya sa langit, tigaroon ka na, at hanggat maaari, uwi ka na maaga. Ewan ko, imagine mo na ulit. Meron tayong uwian na napaganda. Hindi ba pagka umalis ka dyan, lalo na napakahirap sa labas, uwi na tayo. Parang ganun, di ba? Oh. Tayo nating umuwi. Ayun. Yun ang malaking problema eh, no? Pero may paniniwala na... Yan ang totoo, nagpaparinig din ako. Matayin natin umuwi. But, hindi kaya... parang... ano yung cognitive dissonance? Hindi talaga tayo naniniwala. Oo, kontra. No? Pero meron pa tayong problema sa doctrine. Mm-hmm. Di ba yun naman talagang totoo? Mm-hmm. Kung talagang may ibig sabihin ng logic, ang history, ang academics... ang research. Di ba mauwi tayo sa may Diyos? Hindi naman totoo yung mga atheists, di ba? Titisod lang sila sa atin kasi di lang nakikita itong... Pero paano kung may atheists? O kaya mga researcher, o kaya mga observer, o mga nag-observe sa atin. Pagka, naalala ko lang bigla, di ba yung mga Kristiyano araw kaya dumami? Pag may pinapatay silang, halimbawa, sa arena ng mga Roman empire, sa Roman, mga Roman gladiator, pag may namamatay na Christian, either na pinapakain ng buhay sa mga leon, aso, pinapatay sa mga gladiator, di ba? Dahil sa Panginoon, kaya sila namamatay, di ba? Pagka merong isang namatay, yung kapalit. Diba? Libo ang kapalit. Kasi the blood of the martyrs became the seed of the church. Mm-hmm. Di ba yun ang testimony? Di ba si Jesus Christ, yung nakapago siya roon, namatay siya roon, at walang nagpipray, nagumaling siya, ibaba siya sa cross. Mm-hmm. In fact, sabi niya, pinabayaan nga siya. Pati ang Diyos, pinabayaan siya. Alala ko si Pilate, are you king? Sabi niya, kung hari ako, dito ang kariyan ko, kanina pa ako sila. Pinaglaban, o. Ewan na kuha mo. Hindi tayo tinga rito. Hindi natin daigdig ito, hindi natin bahay ito, hindi natin teritory ito. In fact, ang pangako na nga ng Panginoon sa Bible, in the world, you shall have trouble. Ang problema kayo, mag-uusigin kayo, napapaligiran kayo ng mga lobo. Sa'yo ng mga tupa, di ba? So, alam mo kung saan ako na pupunta nga, no? Kaisipan? Magbago na tayo. Ibig sabihin, pangatawanan na natin. Lalo na ngayon yung, ano, yung situation sa daigdig, di ba? Hindi dahil sa depressed tayo. Hopeless. No. May pag-asa, yes. Di ba? Yung pag-asang yun, makukuha lang natin pag umalis tayo dito. Mm-hmm. Kaya nga gusto natin magka-rapture na eh. Pero other than rapture, di ba yung death exit yan? Dito sa bulok na daigdig na to. So, na-imagine mo, Rolling, malimbawa, yung intent ng usapan natin ito, which is fear nothing, di ba? Mm-hmm. Fearlessness. Kundi hanapin mo pa nga eh. Sabi nga ni Paul, kaya mabuhay, kaya mamatay eh. Si Jesus lang eh, I die daily, to die is gain, di ba? Pag pinag-aralan mo yung mga sinabi ni Paul, pati yung buhay ni Jesus Christ, ang konklusyon, ayaw nila magtagal dito. Kaya lang nilang gusto magtagal dito, testimony nga, gustong makapag-preach ng gospel. Gustong ibigay ang patotoo nila na in sickness and in health, for better or for worse, no? In life and in death, no? Kaya maingay pa itong crickets na ito. Ipamuhay yung katotohanan, di ba? Kasi we are living by faith at may hope at eternally ang love ang mananatili kailanman. Yeah. Yung love na yun, kailan nakita sa atin pag may problema tayo? Di ba? Natural sa atin, madalas na bagamat hindi normal. Nagmumurmur, kumukuha ng hugot. Kung isa, nalatang-alata sa Facebook. Di ba? Na meron tayong sama ng loob. Sama ng loob, o. Paparandam tayo, paparinig tayo. No? Bakit? Alam mo, bottom line? Ayaw nating umalis dito sa daigdig. Bakit? Ayaw nating mahirapan. I mean, ayaw mahirapan. Kaya ganito, ganyan. Lahat ng parang ginagawa para mag-stay dito. Lahat na. Psychological, physical, financial. Which is contrary doon sa kiniklaim natin, tigalangit tayo. Na maganda roon, di ba? Nakukuha mo yung point ko? Anong palagay mo?
Well, yun nga, siguro, no, kung baga, sabi ng mga kanina, ako parang cognitive dissonance yan. Ah, halimbawa na, si ano ngayon, nasa ospital, di ba? Hindi natin mabantayan kasi bawal, nandun siya sa Balanga Emergency Hospital. Si Joe, nasa mo? Isipin mo yun, anong pinakamagandang magagawa ni Joe? Kung talagang, ako, naniniwala ako, duman sa gospel. Ano? Para maging iba siya rin sa ospital. Well, gamitin niya yun. Kumbaga, no? Gamitin niya sa kabila ng ganun. Masabi niya sa mga tao, di ba? Traditional at common yung nagpe-pray ka sa mga may sakit. Pagpe-pray ka na magkaroon ng financial support, etc. Alam mo ang dulo nun? Gusto mo mag-stay. Oo. Kaya ginagawa mo yun. Wala naman tayong ganong kontra doon. Kung talagang Panginoon, nandito ka para i-display niya yung glory niya sa pamamagitan ng kagandahan, kalusugan, kayamanan, kapangyarihan. So be it. Pero ang sinasabi natin, best testimony, yung pinakamagandang patotoo dito sa lupa, malapit nga, na hindi nagagawa, karamihan ng mga Christian ngayon. Nung araw meron, yung mga martyrs. Pero hindi mo pwede ngayon, kahit walang martyrdom, yes, diba, sakit, COVID-19, kung ano niya, sa gitna ng napakadilim na forecast ng mga ibang mga scholars sa daigdig ngayon. Di ba natin pwedeng i-display yung liwanag ng Panginoon? Dapat, no? Dapat. Ano yun? Ano yun? Oh, ano yun? Na mag-pray sa halip na, Lord, pagpalayan mo kami, pagalingin mo kami. Di ka mas maganda, Lord, patayin mo na kami. Oh, sudasin mo na para uwi na kami dyan, di ba? Kasi maganda nga dyan, sabi ko. Sinagad ko, ha? Di na yung mga rahib ang mga protocol ng mga salitang mga gagandang bulak, babulaklak ng dila. Bobola, no? Patayin mo na kami. Di ba? Wala, pero wala sa mana, Lord. Yung sabihin, Lord, gusto ko na kami makita. Nandun na kami, literal, ganyan-ganyan. Kaya hindi ka namin nakikita. Okay? Pananampalataya namin, hungkag, binulag na kami, at saka pinalabo ng mga sakit dito, problema niya, pawin mo na kami. Hindi ba, panalangin na yun, patayin mo na kami? Oo, dapat lang talaga ganun, no? Masakit mapakinggan. Parang hindi conventional, ay parang hindi, ano, no? Hindi ba karaniwan? Oo, parang ano, panalangin ng isang desperado, tino-torture, walang pag-asa, patayin mo na lang kami kaysa sa darang. Pero hindi, dapat hindi ganun. Kaya mo ipapanalangin yung kasi gustong-gusto mo nang umuwi. Yes, so, yun lang ang reason. Pero kailangan ba bang ipanalangin? Hindi na dapat. Kayaan kusang mo na dumarating. Oo, yan na pero pag kusang dumating, anong dapat nating attitude? Mataranta. O kaya magpanik. O kaya magtulad ng iba. Hindi malaman kung paano ang gagawin para lang makapag-stay dito. Dapat die beautifully. Dapat makita ng mga attendant, ng mga nurse, ng mga doktor. Bah, iba to. Sinabi ng grabe siya, ba't magre-rejoice? Ba't nagdiriwang? Siguro wala na siyang mahal sa buhay. Siguro, ano na to, outcast, ganyan, minala. Hindi. Normal kang tao eh. Kaya lang, nung dumating yung katok ng kamatayan, bah, excited ka kasi uwi ka na, di ba? Meron ngayon ganun. Dapat tayo, di ba? So pagka ganoon, hindi kaya natin mapapaniwala kahit papaano yung mga nagdududa. Well, palagay ko 'yun ang mas effective. Eh. Yung wala tayong problema, tapos gusto mo nang mamatay. Oo. 'Yun ang pinaka. O normal naman ang pamilya mo, normal lang ang buhay niyo, may pera, may ganito, may ganito. Pero gusto mo mamatay. Kasi walang ganoon, di ba? Lahat gusto mo buhay. Pero kaya gusto mo mamatay, gusto mo umalis dito. Kasi uwi ka na nga, napakaganda ron. Pag kinompare mo yung kagandahan dito, naku, puro basura 'to. 'Yun ang talagang the best. Sinasabi ko ba magpakamatay? Hindi. Sinasabi ko, i-enjoy yung every moment of your life dito na kung saan punong-puno ng panganib, punong-puno ng kamalasan, ng nakasumpaan daigdig. Sa totoo, Rolly, kahit anong gawin ng mga expert, ng mga scientist, ng mga financial expert, kahit na mapaging bilyonaryo tayo lahat, compare mo doon sa pangako ng Panginoon, wala lahat yun. Ang nakapagtataka sa atin, wag na sa labas kasi hindi naman nila naintindihan yung gospel. Bakit hindi natin inangad? Bakit ang inangad pa rin natin yung dito? Nilalaat ko na, sabi ko nga sa iyo, ang mumula sa akin eh. Hindi, inaano ko lang, inadramatize ko lang yung contrast ng buhay dito at saka doon. Gets tama, mo? Oo, tama. Na, ano talaga. Pero anong picture ang nakikreate ko sa isip mo? Well, yun ano ko, yung nakikita ko, kumbaga eh, di ba, yun ang paniniwala natin. Oh, diba? Dapat maging totoo ka rin sa pinaniniwalaan mo.
Oh, pero anong pag naging totoo ka doon, anong mangyayari? Well, unang-una sa'yo, di ba? Mm-hmm. Sa'yo, revolution talaga. Oh. No, revolution talaga sa'yo yun. Adyon. Pero hindi ba ang problema ang malaki ng mga tao, alit takot? Number one yun, oo. Takot. Lahat yan pinangangambahan dito. Ito, sinasalaan ko na yung psychological aspect ng fear. Mm-hmm. Yung philosophical aspect ng fear. Alam na, lahat na ng angulo ng academic discipline na pwede mong yata sa fear. Kaya nga mga tao nagbibisyo, kaya nga drugs, ang kain, binabawal lang. Alak, lahat na nang nakapagbibigay ng... Alam mo, nakapanandali ang halimbawa para siya. Pero, Rolly, hindi ba yun ang ibig kong sabihin kung bakit kailangan walang fear? Kasi kaya yung mga tao nagbibisyo, kaya meron silang ambisyon. Natatako. Oo, pangalis nila yun eh. Kaya bisyo, ambisyon. Maganda yung ambisyon eh. Pero lahat yan, prove o prueba ng tao takot. Kaya nga 365 times sinasabi sa Bible, fear not. Alam na yung Diyos ng problema na matatakotin tayo. Insecure ang tao. Lahat. Pag sino man ang nagsabi sa akin na matapang siya, totoo, naduduwang siya. Oo. So ano yung pangalis dyan? Sa takot. Di ba? Fear, sabi nga, fear nothing but God. Di ba? Wala kang katatakutan ni kamatayan. Ang totoo, i-welcome mo pangayon eh. Kasi uwi ka na. Kung totoo talagang tingalangit ka. Ayun nga, oh. Ang mahirap kung di ka tingaron. Tapos bagsak mo, impyerno pala. Kaya libingan forever. Talo okay. Pa. Talo ka, di ba? Talo pa. So ang assumption natin, yung totoo na pag pinaniwala natin ng gospel, talaga namatay na tayo. Nilibing, namatay na at nilibing literal, nabuhay magulit literal, lumakit sa langit literal. Ang nandito, hindi yung tayo lang na bagong kalikasan, kundi yung talagang Lord dito. Mm-hmm. Panginoon ng buhay dito, ang Panginoon Jesus, ang Diyos. At alam niya ang ginagawa niya, di ba? Mukha ng buhay ni Jesus Christ nung dito siya. Mukha ni na Paul, ng mga early Christians, at saka ng mga ginamit ng Panginoon. They die beautiful, di ba? So yun ang message natin, Rolly, nitong muling araw na... na lagi tayo nag-aantay sa Panginoon. Totoo, laging high watch ngayon, di ba? At ang layunin, ayun, buti tuminto yung crickets. Oo, wala na ingay. Ang layunin ng message na to, kaya dumating ang Panginoon, kaya hindi, kailan tiyakin natin, andun tayo sa langit. Pero yun lamang ang unang talagang sinasabi natin matagal na rito. So, pag inaantay ang Panginoon sa rapture, sa resurrection, transformation, rapture, tiyakin na after ng pag-aantay, nandun tayo. Langit. At kung nandun na tayo, dapat mangyari na ngayon yung sinasabi nating fearlessness. No? Yung fearlessness na yun, ano yun? Yung, it is the presence of hope. Mm-hmm. Presence of love. No? Yung maximum faith na yun, asin nandun ka na. Mm-hmm. Diba? Feel na feel mo na yung joy na yun. Kaya nga pinananabigan mo yung rapture na susunod na pinakamalaking antayan ngayon sa bundag. So, kumbaga, lang ang, ano, eh, no? Kung ganun tayo, Rolly, ang salip ng ating angarin dito, yung life dito, kundi yung death dito, tapos life sa kabila, ano kaya mangyayaring patotoo natin? Well, palagay ko, makikita talaga yung liwanag. No, magniningning talaga. Pag nakita nila yung liwanag ng gospel, di nga sila masisilaw at talagang mabubulag na sila sa daigdig. At makikita nilang nila yung glory ng Diyos, ng Panginoong Jesus. Appreciate nila yung ginawa niya sa Calvary, at ang gawa ng Holy Spirit ngayon. Pero inamin mo ba na problema ito? Problema mo rin? Malaking ano talaga ito, no? Malaking problema. Kasi ito nga, sabi mo nga kanina, huwag na natin pakialam yung tagalabas, eh, di ba? Hindi ito mismo sa loob nga lang, eh, di ba? Dahil sila, wala naman talagang pag-asa. Oo, wala naman, di ba? So sabi mo nga, dito na lang, yung paniniwala natin ito na napakatindi. Pero bakit dumarating pa yung moment na ganyan tayo pag may mga negative na threaten? Parang tayo yung mga tao sa labas. Mm-hmm, yung ganun din, dapat hindi. Dapat hindi nga, eh. So, walagay mo, ano mangyayari? Well, ako nakikita ko, no, yung, kumbaga, positive aspect ng, ano, kapag kapinractice natin yan, una, siyempre tayo makikinabang. No, kumbaga, pero hindi ko sinasabing hindi natin nasikasuhin si Joe, ha? Oh, yes, oo naman. Alam naman natin yung... Baka mamaya, kasabihin ng iba nakikinig natin, nagpapalusot, parang ayaw na nila atang magbantay sa ospital. Hindi, ha? Ang sinasabi natin, nakikita natin ang problema, eh. Mm-hmm. It's a daigdig. At kailanong umuwi na tayo? Diba? Yun ang solusyon talaga. Dali manabik tayo araw-araw, moment by moment. Amen! Dahil tiga langit tayo, kahit ano pang sarap dito. Alam na mag-uwi na tayo. Lalo pang at mahirap, diba? May problema pa. Problema pa, lalong hindi mo angarin yun. Ang mahirap pa na,
ang paniwalaan at saka imagining. Hirap na hirap na nga tayo. Bakit gustong-gusto pa natin dito? Bakit gusto pa natin kumapit dito? Nakikita natin ang itsura natin araw-araw. Pumapangit araw-araw. Bakit gusto natin dito? Kikita natin ang daigdig. Ay, wag na nating sabihin. Araw-araw, narinig nila si radyo. Salit na bumubuti. Sumasama. Eh, sa dati ang daigdig. At alam natin, may taning yan. Palala pa ng palala. Ang nakapagtataka, ba't gusto natin dito? Diba? Pwede pilit natin kinukumpuni pa, no? Oo, pinipilit natin ayusin. Hindi lang yung sarili natin, yung isip natin. Yung lahat, lahat. Kumusan, paplano pa tayong matagal. Oo, long term, ano pa, plan. Diba? Walang so, nagpaplano na magpunta sa langit any moment now, from now. Ganyan. Rapture tayo na rapture, pero pag dumarating yung pangalim para mamatay ka, ayaw natin. Mo. Eh, alas pareho lang naman yun. Diba? Pag namatay ka, pag-gising mo, bago na rin ang katawan mo eh. Bakit hindi kaya gusto natin rapture pero sa totoo lang ayaw natin? Alam naman natin hindi darating si Lord eh. Kaya hindi siya makarating, hindi nga tayo ready. Ba't hindi tayo ready? Hindi natin pinapangatawanan. Yung ating pag-asa na tigalangin tayo. Nag-iisip tayo kumisan, kumikilos, ayan, nakikita ng mga tanga na tigarito tayo. Minsan, mas worried pa tayo. Oo, mas malala pa tayo kaysa sa kanila. Minsan, pinapalamutian pa natin ng gagamitin ako ni Lord eh. Gagamitin niya yung talento ko. Wala tayong problema doon. Ang sinasabi natin, pinakalalim ng puso natin. Pag nakita natin, bah, parang ayaw kong umuwi ah. Diba? Tama talaga. Lalo na kung may pera na, okay. Successful ka. Bigla ka lang siya, biglang nagkabakuna. Kaya gumaling si Joe. Gumaling si ganito, wala na tayong problema sa karamihan. Diba? Lalo ayaw na natin umuwi. Pero yun nga, Rol, napakaganda ng inianda ng Panginoon, diba? Hindi kaya malabo lang, kaya ayaw natin umuwi. Yun nga ang problema talaga. Pero ang role sa akin kasi, kaya ako nasasabi ito, na dadaing ng puso. Kasi alam kong totoo to. Totoo. Totoo na napakaganda ron. At sa totoo lang, talagang gusto ko na umuwi. At yun ang day lang, kaya naman kumisyan, sa alip na mamatay ako, hindi ako mamatay. Dahil nawala nga yung takot, yung nervyos. Hindi ka na pwede takutin dun. Kasi karamihan mapatay sa tao, takot yung nervyos. Anyway, nasabi ko lang kasi, Rolly, problema. Ang mga Kristiyano nakikita natin sa buong daigdig. Walang ganun eh. Walang ganyan. Minsan napepeke nila, hindi naman totoong gospel yun eh. Ang totoong gospel ito, mayroon tayong pag-asa. Magre-reign and rule kasama ng Panginoon Jesus, ng Diyos Ama, forever. Magsisimula yun pag nandun na tayo. Okay, nandito, pinaniwala natin ang gospel. Eh, yung pangampag naniwala ka, nandun ka na eh, di ba? Good as done na yun. Siguro, kaya gusto pa rin nandito. Baka hindi maliwanag na nandun tayo. Palagay ko ganun. Kasi kahit sa akin, momentarily, minsan may time na ganun na nabigla ka. Minsan, pinapalalaanan tayo ng paligid, di ba? Okay, mga dati nating mga data dyan sa isip. Kaya sabi nga sa Bible, ni Paul, be transformed by the renewing of your mind. Huwag tayo makiayo sa libutan. Diba? So, simulan kaya natin ang revolusyon sa atin. Pwede. Pwede. Kasi na magmula ngayon sa abag ng Panginoon, sa awa niya, kabagan niya tayo na talaga mag-isip ng tama. Yung kung ano lang yung objective, factual, at absolute na resulta ng gospel na yun, na wala na yung taong problematic, sumalangit na yung bago, nandito. Sigurado na tayo sa langit, nandito, naka-indwelt pa tayo ng Holy Spirit dito. At na namang oras na dumating, yung sinasabi natin mga panganib, maximum danger. Ha? Kailangan automatic mag-imply ng maximum hope. Yan nga yung pupunta na tayo sa lugar na kung saan eh, pinananabikan ng mga artist na tulad ko na sa iba imagination lang. Okay? O sige. Well, yun ang ano ko, nakuha ko sa iyo ngayon, no, na kumbaga, yung glory nga na darating, eh, incomparable, no? Malakas mo, yung crickets, kalaban mo na ngayon, no? Kumbaga, incomparable yan, doon sa glory na darating, di ba? So, yun na nga, siguro, dapat maging maliwanag sa atin talaga, yung ating pinaniniwalaan, no? Kasi parang nakikita ko nga, Kuya Adrian, parang, ay, ideal, pero pipili tayo doon sa less ideal, eh. Diba? At saka itong less ideal na ito, misa, hindi man na less ideal. Oo, hindi man, eh, di ba? Pero, sa gitna ng problema sa buong daigdig. Sige na nga, less ideal, yung sabihin, paraiso na, ayaw pa rin natin.
gusto pa rin natin yung langit. Oo, oo. Kaya nga, di ba, ano na yun eh. Oo, kasi ano yun, talagang marindil, lahat ng kapangyarihan, kasagaligayan, kasaganan, kasikatan, mm-hmm, glory, nandun. Oo, oo. Yun ang ano ko. Kaya ako nga, di ba sabi ko nga sa'yo, no, karaang ano, na bago ako mag-decision sa ganun, talagang kinwestiyon ko yung aking pinaniwalaan. Baka ako, kamukha lang ako ng iba. Di ba, na naniwala, pero wala namang substansya. No, kaya sabi ko, dito ka ako makikita ko na kumbaga paano talaga itong pinaniwalaan. So, hindi kaya darating ng Panginoon, kaya tayo ginaganito? Marahil talagang ano yan, no? Kasi kukunin niya, talagang ganap na eh, di ba? Ganap na, so hindi niya kukunin kung meron pang sabit-sabit ng ganyan. Kaya ina-allowed na marahil ng Panginoon, no? Yung mga pagtubo. Ngayon ko lalong naintindihan, Rolly, na sinabi ng Panginoon, pagbalik ko dyan, may madadat ng kaya akong may pananampalataya. Eh, alos wala nga eh, di ba? Tayo nga rito na sinasabing pinaka-perfect na yung gospel na nakuha natin nasa abag ng Diyos. Pero pati tayo, ito nga, kasasabi lang natin. Nabibiktima pa rin tayo nung ating dating mga kaisipan. Mga matrix, mga ugali, di ba? Tradition, na ano? Nang kulto ng buhay na to, yun ang ating sinasamba. Dapat hindi na. Dapat talaga. Dapat hindi na. Na manabik na lang tayo sa pagbabalik ng Panginoon. At kahit kamatay ang Panginoon. Huwag na, huwag lang katakutan talaga. At pagka ganun, hindi ba masaya? Ah, Rolly? Pagka ganun, ano mangyayari? Hindi kaya tayo liligaya? Palagay ko yun ang pinaka-absolute lang, ano, hindi, no? Hindi pa yun doon sa kabila, kundi dito pa lang, langit na. Absolute ano talaga yun. Ano, okay. Absolute love. Ay ka, Billy, may gusto ka sabihin? Amen, gamo. Amen po. O, sige, patay mo yun. Alam mo na, Bill, at naano yan. Basahin mo siya, basahin ating recorder. Basahin mo, kung nasa yung likod.